Thank you, Lord. Thank you, Lord, tunay na banal. Ikay banal amang Diyos, Lord God. Lord, sumasali po kami sa mga angels sa oras na ito, Panginoon, na nagsasabing ikaw ay tunay na banal, Panginoon Diyos. Wala kang katulad, Panginoon Diyos. Dakila, Panginoon. Oh, yes, Lord, we worship you, Lord Jesus. Hayaan mo nga, Panginoon, Lord God, na ipakita namin, Panginoon, pinakamataas na papuri pa sa salamat sa iyo sa oras na ito, Panginoon, sa pamagitan ng pakikinig namin, Panginoon, ng may interest, Panginoon Diyos. Oh, yes, oh Lord, ng may excitement, oh God, by the blood of your of Jesus, oh Lord God, sa oras na ito, Panginoon, balutin mo po ng iyong banal na dugo ang aming mga tainga, Panginoon, Lord. Ang aming mga ulo, Panginoon, Lord, balutin mo po ng iyong banal na dugo, Panginoon, Lord Jesus. Upang, Panginoon, kami makinig sa iyo, maging sensitibo kami, banal na Espiritu Santo ng Diyos, sa iyong boses, oh God. Turuan mo po kami sa oras na ito, Lord, Espiritu ng karunungan, Lord, Espiritu ng kaalaman, Panginoon, mapasa amin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon Diyos, upang maunawaan namin ang lahat ng iyong salita, Panginoon Diyos, upang, Panginoon, kami lumakad, Panginoon, na may kapangyarihan sa mundo ito, Panginoon, at hindi kami magagapi ng kaaway, Panginoon, dahil kami tatawaging mananagumpay, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa panalangin. Amen. Sabi po sa kanyang salita, no, sa Jeremiah 33:3. Amen. Basahin po natin yon, sabay-sabay tayo. Amen. Jeremiah, yeah, 33:3. Kuya Ian, pakibasa mo. Jeremiah 33:3. Amen. Ito po mga sulat. Kung manalangin ka sa akin, tutubunin kita. Amen. At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. No? Napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Eh. Yung pa lang, no? Yun lang ang paunin mo, kapatid. No? Kung tatawag ka sa akin, tutukunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Marami po ba tayong hindi nauunawaan sa salita ng Diyos? Amen. 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 So ngayon, kung tatawag daw tayo sa Kanya, tayo i-bless ni Lord. Asa na po yung ating ano? Amen. No, Kuya P, pag-aaral. Amen. So, excited po ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. Amen. So, sabi mo nga sa iyong katabi, you are blessed. You are blessed. Because you are here. You are we are blessed because you are here. Amen. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay mga unclaimed blessings o yung mga blessings na hindi pa natin na-claim. Ano yung sa tagal ng claim? Natanggap, nakuha. Amen? No? Meron pong isang kwento, isang pong milyonaryong nanay, pero namuhay siyang pulubi. No? Namuhay siya, napakatipid niya, yung kanyang barong-barong. No? Namuhay siya hanggang sa siya'y namamalimos lang. Dumating ang panahon, no? Hanggang siya'y namatay na. No? Hinahanap siya ng mga kapitbahay niya na namamalimos. Sabi niya, bakit wala na yan si Lola? Pinuntaan po si Lola, kaya pala patay na. No? Nung mamatay po, syempre inayos po, wala pong kasama sa bahay, no? Namatay na, inayos po yung mga gamit. Alam mo nung nalaman pala yung gamit, meron pala siyang sulat. Doon sa sulat na yun, nakasulat na siya pala, no? May pera pala siya sa bangko, pumunta siya sa ganitong bangko at meron siya matatanggap na monthly. Milyonarya pala yung lola na yun, pero anong nangyari sa kanya? Siya po'y namuhay na pulubi. Marami sa atin, ganyan tayo, no? Millionaire pala tayo, hindi natin alam. Sabi mo nga sa iyong katabi, you are a millionaire. You are a millionaire. Kaya lang, hindi mo pa alam. Ngayon, malalaman mo na. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, you are a millionaire. You are a millionaire. Sa so, tatlong tao, kapatid. Amen. Si Kuya, ano, ting sinasabi ko ninyo lalo, nagugulat eh. Si Kuya, pamangkin ni Kuya Pili, pag sinasabi kong milyonaryo, nagugulat. Huwag kang magulat, kapatid. You are millionaires. You are real millionaire, no? Talagang tayo lahat, tayo yung milyonaryo, no? Sad to say, minsan meron tayong mga blessings na hindi pa natin nakukuha. So, gusto niyo po bang malaman yon? Paano makuha ang millions ng Panginoon? Amen. Tayo higit sa lahat na nandito sa gawain ng Panginoon ang dapat maging milyonaryo. Amen? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kung yung mga amo nyo naging milyonaryo, bilyonaryo tayo pa kaya? Anak, ang amo natin ay ang Diyos. Amen? Amen.
So, amen. So, meron po, umpisan ko po sa isang kwento. Meron po isang tatay, no? May anak siya. So, sobrang mayaman sila, no? Millionaire na sila. Pero ito pong tatay, wala siyang oras sa anak niya. No? Yung anak niya, lumaki po, galit sa tatay. Kasi, ano eh, walang oras. No, walang oras. So, ang ginawa po nitong bata, mag-aral pa rin siya. Nag-aral siya. Naging best siya. Hanggang sa dumating po yung malapit na siyang mag-graduate. No? Nag-aral po siya ng lawyer. No? Nung mag-graduate na siya, itong tatay niya, naisip-isip niya na makipag sa kanya, bonding. Yan, nagbibigay ng oras sa kanya. Ika, mamasyal tayo, anak. Sabi niya, ano bang gusto mong regalo? So sabi po ng kanyang anak, tay, ang gusto kong maging regalo, dumaan po yung hammer. Yan, ang gusto kong maging regalo sa pag nag-graduate ako ng law, pag pumasa ako ng board exam. Yan ang ire-regalo mo sa akin, ha? Sabi niya. So hindi po sumagot ang tatay. So sa madalit salita, nag-graduate po ang anak. Excited siya. So, nung mag-graduate na siya, pumunta na siya ngayon, umuwi siya, no? Kasi siyempre, nasa ano siya, nag-aaral siya. Nung umuwi na po siya sa bahay, no? Pinunta niya yung tatay niya. Excited na excited yung bata, no? Sabi niya, tay, graduate na ako. Ay, nakapasa po ako. Ganyan niya. Pasado na siya. Lawyer na ako, sabi niya. So, ang tatay, tuwang-tuwa po ang tatay. Ano pong, asan ang regalo mo, tay? Sabi niya, ganyan. Bagamat nung bata pa siya, masama ang loob ng bata, di ba? Lumaki kasi siya na hindi siya pinapansin ng tatay. Ngayon, papansin niya na siya. No? Tuwa na yung anak niya kasi papansin niya na siya, graduate na siya. Siya po ang nag-iisang tagapagmana. So, wala pong binigay na regalo sa kanya, binigay po sa kanya ay... Ano po ito? Biblia. Yan. Binigyan siya ng Biblia. Eh, syempre, ang ina-expect niya, di ba? Ano ina-expect niya? Hammer. Di ba? Sasakyan. Wow, hammer. Nakakita na ba yung hammer, kapatid? Amen. Ah, sige. Yung pinaka, wow, maganda talaga pag sumakay ka doon, ha? Ang mga Pilipino, hindi pa pwedeng bumili ng hammer, eh. Ayaw patalo kasi ng mga Arabo. Kahit mura lang siya. May second hand na mura, eh. Pwedeng bumili ng below 100 tao. Pero hindi pwedeng bumili ang Pinoy. Ang binigay... Siyempre, na-disappoint po yung bata, di ba? Ang ina-expect niya ay ano? Hammer! Sabi, ay, ito lang ba kaya mong ibigay sa akin? Bible? No, sa galit po niya, kinuha niya. Pero nakarap po yung Bible, no? Pero kitang-kita na Biblia. Dun sa ano, kinuha niya po ganyan. Kinuha niya sa lamesa ng tatay. Hindi niya po binuksan, no? Iniwan niya, tasan niya. Tay, ito lang ba kaya mong ibigay sa akin? Sabay, galit na galit po siya at umalis. Huh? Umalis siya, hanggang sa nagtampo ng gusto yung bata, hindi na nagpakita, hindi tumawag, nag-asawa, hindi po nagpaalam sa tatay. Nangyayari po ba sa inyo yun, pag galit kayo sa tatay, no? Hindi nagpaalam, nagkaanak, first baby, hindi pa rin tinawag si tatay. Huh? Second baby, hindi pa rin tinawag si tatay. Huh? Pagdating po nung ano na, hanggang sa naisip-isip, naliwanagan ng isip yung bata, yung lawyer. Sabi niya, sige, suko na ako, pupunta ako, namimiss ko ang tatay ko. Pinuntahan niya po ang tatay niya. So, nag-banding sila ulit, sige, mamasyal tayo, sabi niya ganyan. No, nung mamamasyal na po sila, a week before na mamamasyal sila, supposedly pupunta sila sa isang magandang lugar. Kunwari, isang magandang lugar talaga. A week before, may nangyari po sa tatay. Anong nangyari sa tatay? Namatay. So, namatay po yung tatay, no? Nung namatay ang tatay, siyempre, pinatawag yung anak. Anong nangyari sa anak? Nanghinayang siya kasi siya po yung nag-iisang tagapagmana. So, pagpunta niya po sa bahay, dun sa the same office po ng tatay, dun sa the same area na kung saan huling nagkita sila ng tatay, umupo siya doon. Pag-upo niya, nakita niya po yung ire-regalo saan ng Biblia sa kanya, di ba, ng tatay niya. Pagbukas niya, no, siyempre, binuksan niya po. Pagbukas niya, kapatid, alam mo, na-shock siya, no? Sa page, anong page ba yan? Jeremiah 33:3. Doon po nabuksan niya, eh. Pagbukas niya pong ganyan, may nalaglag po. Ano po yung nalaglag? Susi. Ha? Susi. Ano yung susi? Hammer. Ng hammer, no? Na-shock siya, kapatid.
Nandito pala yung susi, hindi niya binuksan, no? Umiyak talaga siya, grabe po ang iyak niya. Na binigyan daw po pala siya ng regalo ng tatay niya, pero yun, hindi niya napansin, no? Nandito pala sa loob, pero sa verse na yan nakasulat, Jeremiah 33:3. Tapos sabi niya, tumakbo siya, hinanap niya sa garahe ng tatay niya. Ang tatay niya na napakarami pong sasakyan, siguro mga 20 sasakyan. Hinanap niya, pinindot niya. Nakita niya po yung hammer na sasakyan, no? Hindi pa yan siya, naka-sealed pa. After so many years, ilang taon kapatid? No? Hindi niya kinlaim yung blessing niya na sana binigyan siya ng Bible. Bible lang ibibigay mo, no? Sabi mo nga, Lord, Bible lang ba? Kapatid, pag ito binasa mo, magiging milyonaryo ka. No? May susi dito na malalaglag. Pag nakuha mo yung pangako na yan, yung Jeremiah 33:3, kapatid, sigurado ko, milyonaryo ka. No? Itong tao na to, no, hindi niya na-claim ilang panahon. Kung binuksan niya ng oras na yon, yung regalo ng papa niya sa kanya, kung binuksan niya, nakita niya sana, na-claim niya sana yung blessing niya at nagkaroon pa sila ng bonding. No? Inabot po na ilang panahon, walang nangyari sa, no? Kumbaga, nandun yung radyo kayamanan, yung sasakyan, pero ang tatay, wala na. Nakakalungkot. So sa atin, kapatid, mayroon din tayong ganun. Marami din tayong unclaimed blessings. So what is blessing? Ang blessing po, no? God's blessings are po far more than just money or health. Hindi lang daw po pera. Hindi lang health. No? It is a blessing of hope, peace, well-being, and abundant life. So ang blessing po, ito po ay hope, no? Pag-asa, kapayapaan, well-being, abundant life, kasaganaan. Yan po ang blessing ng Panginoon. Hindi lang pera, hindi lang kalusugan. Amen? So sabi sa ay, God, binigyan ako ng blessing. No? Marami pong klase ng blessing, kapatid, no? Hindi lang sa pera, kung hindi sa lahat-lahat. Amen? So sabi po, ang Panginoon daw po ay tinawag na bestower of God, yung beraka. No, ibig sabihin po ng beraka, eulogia, ito po yung blessing. No? Blessings and curses are important themes in the Bible. So sa blessing po or blessings, ito po ay 460 times na makikita sa Biblia. 460 times. Dalawa po, no, blessings and curses. Blessings and curses. So may kwento po, no, meron pong isang lugar sa Amerika, no, meron po silang tinatawag na unclaimed baggage. Sa aeroplano po, no, may mga baggage na hindi kinukuha. So ito pong isang lugar na ito, no, kinukuha nila lahat ng unclaimed baggage, no, tapos dadalhin nila ngayon sa isang lugar, ibebenta nila ng mas mura. No? Kapatid, nakarating ka na ba doon? Nakabili ka na ba? Sayang, no? Hindi mo alam kung anong namimiss mo. Sabi mo sa iyong kapatid. Ano namimiss mo? Oh, hindi mo alam kasi may mura doon eh. Yung hammer doon, baka pag may hindi nag-claim, mura lang doon. No? Sabi nga dito, no? Ayan, unclaimed pines. May mga salamin, may mga ano. Punta kayo sa clinic namin, may nag-iwan ng shields. No, hindi kinukuha ng pasyente. Oh. Malay mo, ibigay ko sa inyo, ha? Tapos alam mo, yung pasyente ko, alam mo, nakita nila Kuya Emil yan, ha? Grabe, magdabag nung kuya, no? Ha? Alam mo, kuya, bakit siya galit? Kasi madalas siya mag-overtime, hindi siya, sabi ko, gumawa ka ng overtime. Ako, ginawa ko lahat eh. Usually, dapat walang overtime. Meron na kasi siyang 1 hour overtime na isang buwan. Ngayon, sabi ko, every now and then, sinasabihin ko, magsulat ka ng overtime mo kasi bibigay yan. Alam mo, kuya, hindi siya nagsulat. No, hanggang sa nagwala na siya, nagagalit na siya sa akin. No, grabe ang galit niya. Sabi ko, magsulat ka. Every now and then, sinasabi ko sa account, oh, nag-overtime kami, 1 hour, nag-overtime kami. Wala po nag-claim. Ano nangyari? Hindi niya kinlame, hindi siya nagsulat. Ano nangyari sa kanya? Wala. Tanggal. Natanggal siya eh. Sa galit niya eh. Naipo po yung galit niya. Hindi naman niya kinukuha yung overtime niya. May overtime siya. Diba? So kapatid, pag hindi mo kinlame yung ano mo, hindi makakarating sa'yo. So kapatid, sabi mo nga sa yung katabi, mag-claim ka. I-claim mo. No? Kagaya sa akin, ano, may nag-promise sa akin. Yeah? May promise. May nag-promise na bibigyan daw po ako ng seminar credit hours. Sa amin kasi, di ba, may credit hours na tinatawag. Kailangan, mare, may 120 hours na a-attend ka ng seminars.
Pag hindi ka naka-attend, magbabayad ka ng pera. Sad to say, naka 91 hours na ako. Kulang pa ako ng konti. No? 120, kailangan ko. Sinabi ko dun sa isang medrep, nung bigyan mo naman ako ng hours. Sabi ko niya. Alam mo, nagbigay siya, 19 hours. 19 hours, pag tinimes mo yan sa isang oras, kuya, 15 real. No? Means, ibig sabihin, kulang-kulang 300 ang nalibre ko. No? Kasi tinawagan ko siya eh, kinlaim ko, di ba? Nag-promise siya, I claim daw. Binigay niya, no? Kaya kapatid, sabi mo ha, may promise ka ba? I claim mo. Bibigay ni Lord yan. May promise no? Ka ba? Kailangan kumuha ng promise. Na? Sabi ng Panginoon, di ba? Payayamanin kita, eh hindi mo kiniklaim. Wala. Pagiging milyonaryo ang kita, gagawin kita milyonaryo, i-claim mo at magiging milyonaryo ka. Amen? Amen. So, ang nakaka-amaze daw po, no, meron daw tayong unclaimed blessing na iniiwan lang natin nandun kay Lord. Hindi natin kinukuha. Marami daw siyang planong ibigay sa atin sa isang araw. Mamaya, ikukwento natin yan, no? Sabi nga po dito sa Jeremiah 33:3, sabi, di ba? Call, pray, and say. Mahirap sa... Pag-ising natin, anong unong binubuksan natin? Ha? Cellphone, di ba? FB? Ano kaya message? FB? Ah? WhatsApp? Ah, ano kaya message ko? Ay, wala. Ah, maging excited ka kaya. Kung gaano ka ka-excited sa pagbukas mo ng FB, maging ganun ka-excited sa pagbukas mo sa Biblia ng Diyos. Amen? Sa salita ng Diyos. Okay, pagpalagay na, wala kang Biblia. Mag-ano ka ng, install ka ng apps, di ba? YouVersion, mga ganyan, Bible apps. Mag-install po kayo. Sabi nga, call to me. Ayan, pag may telepono kayo, itabi mo yan sa tabi. Call to me and I will answer you. Imagine mo, ano bang, di ba malungkot ka pag may tinawagan ka, hindi mo nasagot, hindi mo siya na-contact. No? Nanay ko, tinatawag ko kanina umaga, hindi ko siya makontak. Malungkot, di ba? Pero pag call to me and I will answer you, sumagot yung katatawagan mo, masaya, di ba? Answer sa all things you do not know. Tapos, bibigyan kanya ng great na hindi mo ma-explain, no? Yung mga bagay na hindi mo kaya explain, i-explain ng Panginoon. Amen? So, yan. Call to me. No? Ilagay niyo yung drawing yan sa, ano nyo, kapatid, no? Para pag may problema, kaya ang problema mo, ayaw, ibigay yung buong sweldo ko. Ha? Tinawagan mo na ba ang Lord? Ha? Ang hirap sa atin, pag may problema, sino tinatawagan? 5, 6. Ha? Uncle, psh, ganyan. Pag may problema, sino una tinatawagan? Ha? Ate LP? Kuya P. Ha? Call to me. Sabi ng Panginoon, ako una mong tawagan. Ha? Call to me. Our problem, ano pong problema natin? We aren't calling, so God cannot answer. Hindi ka sasagutin ni Lord, hindi ka naman tumatawag eh. Ha? Yan ang problema natin. Kuya, tumawag ka na ba kay Lord? Amen. O, sinagot ang kanyang problema. Masaya, di ba? Nanalangin, nasibukan niyang manalangin. O, tignan mo, solve ka agad ang problema. Ang problema niya, grabe, no? Kung titignan mo, no? Kung namali-mali ang report doon, lagot na. Kulong na, no, kuya? Imagine mo yung kanyang sasakyan, naka-stop, sinagasaan, namatay yung sumagasa. No? Kung hindi Diyos ang gumawa ng report, lagot, no? I will answer you, sabi ng Panginoon, sasagot siya sa iyo, no? Ang problema mo, ay ibigay yung buong ano mo, napakaliit na problema mo, itawag mo lang yan sa akin, sabi ng Panginoon. Kagaya po ni Esau, no? Marami pong mga blessings na iniiwan lang natin kay Lord, kagaya ni Esau, di ba? Binenta niya yung kanyang blessing, no? Iniiwan niya lang yung blessing niya. Si Jacob, ganun din, no? Ilang beses siyang dinaya, no? Sabi po, prayer becomes a portal to the promises of God. Pag daw tayo nanalangin, ito po yung nagiging opening, no, sa promises ng God. Nakakakuha tayo ng promise ng Diyos. Amen? So, ayan. Sabi po dito sa James 4:2, pakibasa po, Kuya, sino malakas ang boss? Kuya Arthur. James chapter 4 verse 2. Kayo'y nangaiingit at hindi maaaring pamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipag-baka. Kayo wala sapagkat hindi kayo nagsisisingit. Amen. So, pakiulit po, kuya. Yung malakas. Sino malakas ang boss dito? Yung malakas. Kuya Daniel, sige nga.
Nakikita mo ba? Ilakas mo, kuya. Kaya nag-iimbot? Nag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangiinggit. Nag-iinggit. At hindi maaaring pangkat. Kayo'y nakikipag-away at nakikipaka. Kayo'y walang sapagkat. Hindi kayo'y nagsisipatay. O, ulitin natin sabay-sabay yung ending. Ha? Kayo'y wala. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisisingit. Sabihin mo sa tatlong tao. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisisingit. Amen. Isa pa. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisisingit. Wala kayong promotion kasi hindi kayo humihingi. Yan ang sabi ng pangalawa. Wala kayong girlfriend kasi hindi pa kayo humihingi. Wala pa kayong lifetime partner, Ate LP, kasi hindi ka pa humihingi. Wala kang humingi. Sabi niya, you want something but don't get it. May gusto ka, hindi mo makuha. You kill and covet but you cannot have what you want. Hindi mo makukuha. Umapatay ka, no? Nakikipag-away ka. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Wala ka, no? Si Kuya Arthur, no? Dati wala, no? Anong ginawa mo, Kuya Arthur? Ha? Nag-ask ka ba? Ay, nay! Mamaya, ipapakilala natin yung si Kuya Arthur, ha? Isang taon siya na nalagi dito, ha, Kuya, mga kapatid. Lesson ito sa inyo. Kayo, mga single kayo, no? Si Kuya Arthur, isang taon siyang namalagi kay Lord, ha? Nanghingi siya ng magandang mapapangasawa. Nars pa, ha? Kapatid, Al-Habib, Nars. Ikakasal na yan. Ay, ikakasal na yan, kapatid. Palakpakan natin si Kuya Arthur. Sorry, you don't have because you do not ask. Kaya kailangan humingi kayo. Nakikita nyo, wala pa dito, ha? No? Ay, wala akong mapili. Bakit kaya puro pwede na, pwede pa kami ang nandito, sabi siguro ng mga kabataan. Malapit na dumating. You do not have because you do not ask. You ask. No, humingi ka. Lord, ibibigay niya yan. Sabi nga po, prayer is a great key to knowledge. Isa pong susi, magandang susi sa kaalaman. Amen, ang prayer. Sabi po si Daniel, alam niyo yung istorya ni Daniel, di ba? Ito pong hari, yung si Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng panaginip. Amen, sa kanyang panaginip yan ang kanyang nakita. No, tinanong niya po ang kanyang mga propeta, no? Ang daming propetang pumila. No? Wala pong nakasabi kung ano-ano mga pinagsasabi pero hindi totoo ang kalulugan. So ngayon naganap siya, sige, pag hindi niyo nahulaan, papatayin ko kayo. Di ba? Sabi niya. Hanggang sa natakot po sila, naku, ilang propeta yan, no? Natakot po sila. Hanggang dumating po si Daniel. Daniel! Aba, eksakto ba si Daniel? Kuya Daniel, alam mo bang ibig mong sabihin prophetic yan, ha? May mangyayaring maganda sa buhay mo. Nanalangin na sabi niya, hindi nanggagaling ang panalangin sa ibang tao kung hindi nanggagaling yan sa Panginoon. Ang kaalaman nanggagaling sa Panginoon. So ano po ang ginawa ni Daniel? Siya po ay nanalangin. No? Nanalangin, Lord, bigyan mo po ako ng kaalaman, ano po ba yung dream na yon? Kasi papatayin sila pag hindi niya nalaman, di ba? So, na talagang nanalangin po siya, no? Nakadepende talaga sa lahat sa panalangin niya. No? Ayan po, ano pong nangyari hanggang sa binigay po ng Panginoon ng kahulugan. No? Binigay po yung kahulugan, yun, naintindihan na po ng Nebuchadnezzar kung ano ibig sabihin. So, ang answered prayer is one of life's most rewarding experiences. Pag na, sinagot ng Panginoon ang iyong panalangin, napakasaya, ba? Napaka, wow, parang ginagantipalaan tayo ng Diyos pagka tayo'y sinasagot niya sa ating mga panalangin. Kahit simpleng panalangin lang yan. No? Sabi nga po, may isa pong kwento, no? May isa pong malaking rock. Itong bata, andun ang tatay, tinutulak niya po yung rock, hindi niya maitulak, no? May anak, ano bang ginagawa mo? Tay, hindi ko tumano eh, mabigat. Ginamit mo na bang lahat mo ng strength? Huh? Did you use all your strength? Sabi niya. Yes, tatay, pero hindi ko pa rin maitulak. Sabi niya. Jesus, gamitin mo lahat ng strength mo, anak. Makukuha mo rin yan. Tay, hindi ko talaga, tulungan mo na lang ako. Pumunta po yung tatay, tinulungan. At ang nangyari? Naitulak. Yeah. Ganun pong nangyayari sa atin eh, no? Puro lang tayo, problema, stress ako, Lord. Ang hirap ng trabaho ko, 12 hours, 15 hours. Wala akong tulog.
No? Ayaw umatin ang gawain kasi walang tulog. Kasi kapatid, no, puro strength mo lang ang ginamit mo. Gamitin, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Gusto ko mag-attend ng gawain kahit hindi ako natulog. No? Use all your strength, pero gamitin mo humingi ka ng tulong sa Panginoon. Amen? Sabi nga po, sa isang survey, sabi po, 85% daw, sabi nila, nagpe-pray daw sila in one week. No? Nagpe-pray sila. Pero, 58%, kabaliktaran, no? 58% pray more than once a day. Sino dito ang nagpe-pray ng more than once a day? Ibig sabihin, isa sa umaga, isa sa gabi, isa sa... Sino dito ang nagpe-pray ng more than once a day? Ayan, very good. Sino dito ang nag-a-average ng 5 hours, 5 minutes long? Sino nagpe-pray ng 5 minutes lang, mga ganyan? No? Gano'ng kahaba yung prayer nyo? Sa tatlong beses, apat na beses na yun? Ha? Baka naman nag-thank you, Lord. Amen. Ako. Pagkain, wala na nga, thank you eh. Lord, nagkakaano nga na tayo eh. Kain na, mamera choke na. Ayan. Alam mo ako, nasibuan ko eh, hindi ako nag-pray. Nag-edit ako ng ano sa Photoshop. Sino nag-edit dito? Di ba mahirap yun? Hindi ako nag-pray sa umaga. Ewan ko ba bakit, nagmamadali ako kasi isesend ko kay kuya yung, alam mo yun, yung ine-edit ko. Imagine mo kapatid ah. Di ba basic rule yan na kailangan isesave mo lahat ng trabaho mo every now and then pag may nagawa ka na edit ka ng isang picture. Ang dami kong na-edit na picture, ha? Buong mga tao, tayo-tayo, in-edit ko kayo. Isasama ko dun sa picture ng banner ni ate, ano. Alam mo kapatid, 2 hours. Dahil hindi ko sinimula sa pananalangin. Wala, nawala, biglang nawala. Sabi, nawala? Ah, ayaw ko na mag-edit. Hindi na ako nag-edit. Ang sakit sa ulo, no? Kagigising mo, tao naman, excited ka, excited ako. Sobrang excited ako, nagmadali ako, hindi ako nag-pray. Usually, nag-pray talaga ako sa umaga. Ayan. Ang araw ng Webes para kay Lord, hindi para kung kani-kaninong dapat gagawin. Amen? Hindi nagiging successful pag walang panalangin. Napakahalaga ng panalangin. Alam nyo ba, ang mga disipulo, di ba, nakita nila lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Di ba? Nakita nila kung paano si Jesus, paano siya gumawa ng miracles. Di ba? Nakita niya yung mga pipin, nakapagsalita, mga bulag. Daming miracles na nakita. Ang galing magturo, no? Pero ano sabi ba ng mga disipulo? Ano sabi niya? Lord, teach us to preach. Preach ba? Hindi. Pray, di ba? Sabi, Lord, teach us how to pray. Bakit? Bakit kaya pray? Hindi how to preach. Lord, teach us how to preach. Teach us how to heal. Kasi pag nalaman mo yung pray, nasisimula sa prayer, di ba? Pag nalaman mo ang pray, kapatid, pwede ka nang mag-preach, pwede ka lang mag-heal, pwede, lahat na kaya mo na. No? Kasi nakita nila si Jesus, di ba? Nag-pray siya, nabuksan ng kalangitan. Yeah? Wow! Gusto mo ba yung kapatid? Bukas ng kalangitan, magpe-pray ka, wow! No? Ibig sabihin, lahat ng blessings nandun. Nag-pray siya, tapos biglang, ano, yung mga bulag, ang daming miracles na nangyari. Nag-pray lang siya, tapos yung mga, ano, na, dumami yung pagkain. Di ba, tignan mo yan nandyan, no? Nilaglag, nilaglag sa, ano, gumaling, no? Nandyan lang siya sa presensya, no? Napaka, ano, kapatid, ang si Jesus, lagi siya mananalangin sa umaga, no? Early in the morning, sa gabi. Doon siya, ang daming pagsubok ni Jesus, di ba, nung nasa Getsemani siya, nanalangin talaga siya, no? Grabe ang panalangin niya. Ang dami niyang klase. Ang problema lang daw po natin, no? Hindi daw ang problema natin yung hindi sinasagot ang panalangin natin. Ano po ang problem natin? Ha? Unasked prayer. Yung panalangin na hindi hiningi. Kapatid, gusto mo magturo? Lord, gusto ko pong magturo. Mag-o-open ang Panginoon yan. No? Imposibleng hindi siya mag-o-open. Lord, bigyan mo ko ng bagong assistant. Bigay. No? Lord, gusto ko born again. Born again. No? Lord, gusto ko mabait. Mabait. No? Mabait ang dumating. Kasi, kaya ka naman hindi naano kasi hindi nga nangihingi. Kailangan manghihingi ka. Bawat hininga mo, humihingi ka kay Lord. Ang mga Muslim nga eh, no? Magbubukas ka lang ng pinto yan eh, na nagdadasal na eh, tayo pa kaya, no? Bata hawak ng telepono, bismillah, mga bismillah sila ng bismillah. Ano yung sabihin nun? In the name ng Diyos nila. Bakit kaya tayo? Wala, ano? Makain eh! Wala mo lang thank you, Lord. No?
Dapat unang-una natin mananalangin. Tanong mo nga sa sarili mo, how about us? Sabi nga, those who seek the Lord shall not lack any good thing. Kapatid, hindi ka magkukulang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka magkukulang. Basta inuna mo ang Diyos, hindi ka magkukulang. Tignan mo yung sitwasyon, no? Gustong nakawan si kuya, ha? Ninanakawan siya ng kaaway, no? Tinakot siya ng ilang araw siyang hindi nakatulog, hindi nakakain, ano kuya? Hindi sila magkasama sa bahay, no? Kasi, di ba, kasi baka mamaya ibahin ang istorya, di ba kuya, no? But those who seek the Lord continue nag-pray si kuya, no? Nag-attend siya ng gawain, hindi siya nag-stop, no? Hindi yan naging dahilan para hindi siya attend ng gawain. Those who seek the Lord shall not lack good, shall not lack any good thing. Kapatid, gawin mo tong memory verse, no? Pag hinanap mo ang Panginoon, ano man ang hilingin mo, no? Kapatid, naghahanap ka ba ng lifetime partner? Mag-stay ka sa presensya ng Panginoon. Seek the Lord and you will not lack any beautiful girlfriend or partner. Hindi ka magkukulang. Kaya, example yan si Kuya Arthur, no? Napakaganda. Napakaganda, napakabait, napaka-thoughtful, marunong magluto. Lahat-lahat na nandun na eh, no? Kuya? Jackpot! Jackpot. Joke lang kaya. Ha? Mamaya makikita niya yung girlfriend ni kuya. Marunong kumanta, magluto, napakasarap magluto, napaka-thoughtful. No, makita ka lang mo, nagbibigay ng tubig. Saan ka pa nakakita ng ano, tender loving care? Dito lang yan, sa harapan ng Panginoon. No? Kasi meron siyang best na inanda para sa atin. Amen? So gusto kong tapusin sa isang kwento. No? Meron pong isang namatay, no? Napunta siya sa langit. Sinamahan siya ni Pedro, Saint Peter doon sa langit. At dito po, no? Nagsabi po yung ano, habang naglalakad sila sa langit, nakita niya, wow, ang ganda pala ng langit. Ang daming pinto, ganyan-ganyan. Ang daming mansions, ang daming rooms. Hanggang sa nakarating po sa isa-isang room. Yung room na yun, ano yung room na yun? Gusto kong makita, parang warehouse. Ay, wag mo, hindi magandang tignan yun, sabi ni San Pedro. Hindi, gusto kong makita. Tinignan niya po, tinignan niya. Pagkita niya, nakasulat pala sa pinto ay unclaimed blessing. No? Pagpasok niya po, tinignan niya, may mga compartment, mga rooms. At nakita niya, may pangalan siya. At nakita niya, nung nandun sa pangalan niya, marami palang walang, hindi nakuha. Paano nangyari to? May, dito sa room niya, may aircon, may mga hindi siya na-i-ask, no? Nandito, bakit nandito itong mga blessings na to? May rep, may mansion, may kotse. Ha? Nakabitin pala yun, no? Nandun sa room. Bakit hindi hiningi? So hanggang lumapit si San Pedro sa kanya, sabi niya, ayaw kong ipakita sa'yo kasi baka malaman mo, meron kang mga bagay na nakahanda sa'yo. Hindi mo hiniling. Kaya hindi dumating. No? Kapatid, no? Ang mga bagay na yan, voice activated yan. Alam mo yung voice activated, di ba? Pag sinabi mo lang, lalabas niya. Kapatid, nandyan yan, nakabit-bit lahat, nakasuspend yan sa langit. Nandyan yan, nandun sa isang room natin. Pag hindi mo hiniling, hindi yan babagsak. No? Kaya sabi mo sa iyong katabi, ask. Ask. Humingi ka, pray. Nandun na yan, nandun na yung anong gusto mo, iPhone, iPad, lahat ng gusto mo, kapatid. No? Gusto mo ng lifetime partner, no? Kahit na may edad ka na, ha? Ate Remia, Ate Leonie, Ate Eva, no? Ate Cory, gusto mo pa na ka natin. Ate Elby, nandun yan, nandun! Ha? Kailangan niya ang date mo! Ha? Lalo na yung mga single natin, nandyan yan. Ha? Ipinanganak na yan, kapatid, pumunta siya dito. Ha? Amen. Si Kuya Arthur, ano ang ginagawa niya? Lagi siya naghuhugas ng plato, di ba? Dandahin sa paghuhugas niya sa plato. Si Kuya Arthur, lagi kong sinasabihan yan. Ang sabi ko, Kuya Arthur, ang bait-bait mo naman. Ha? Anong sabi ko, Kuya Arthur, ulitin mo nga daw para malaman ng mga bago?
Diba? Pagpapalain, gagantimpalaan ka ng Panginoon ng isang magandang mapapangasawa. Ilang beses kong inulit yan, madalas ano, tuwing nakikita ko naghugas ng plato, lagi pagpapalain ka ng magandang mapapangasawa. Hindi ko naman akalain eh, meron kaming maganda that time, one year yan kapatid, hindi sila nagliligawan, hindi nag-uusap, bigla na lang! Naging sila. Bigla na lang ang Panginoon at bigay na, kasi si Ate Joanne, kung makikita nyo, matara yan eh, hindi mo makakausap yan eh. Kahit ako sa Facebook, hindi ko gaano nakakausap yan. Pag sumagot yan, kausapin mo one month pa yan bago ka sagutin. Sino nagbigay ng pag-ibig? Ha? Lord. Ang Lord. Kaya kapatid, kung nag-aalala, may alalahanin ka ba sa buhay? Tayo po'y tumayo. No? Kapatid, ano yung gusto mong hilingin sa Panginoon? Sabihin mo ngayon, no? Nandyan siya. Alam mo kapatid, mayroon, pag tayo humiling, nandyan ang mga anghel, no? Ano man ang hilingin natin, kinokoleksyon po ng anghel yan. No? May tamang panahon, ibibigay niya yan. Kung nagmamadali ka, Lord, nagmamadali ako, sigin mo na kaagad ang girlfriend ko. Ha? Ate Elby, Lord, konti na ang panahon ko. Ngayon na! Ngayon na! Ito na, ngayong araw na to, makikita ko mamayang gabi. Amen! Ipakilala mo na, Lord! No, sino mang gagamitin mo para ano? Anong kapatid, alam mo, si Kuya P, nakita kami niyan sa Al Otay Mall. I-claim mo na, Al Otay. Amen! Pakapalagi yan sa Al Otay. Oh, amen! Si Kuya P, grabe ang aming love story. No? Kaya kapatid, hindi mo alam, baka nandito lang. Nandito sa surat. Seek the Lord, sabi niya, pag hinanap mo ang Panginoon, you will not lack any good thing. Amen. Tayo po'y manalangin. Amen. Maraming salamat po. Napakabuti mo among Diyos, Lord God. Tuloy nga, Panginoon, na dakila ka, Panginoon. Lord. Turuan mo kami humiling, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na hindi namin sayangin ang mga unclaimed blessings namin na nandyan sa langit, Panginoon. Oh, among Diyos na dakila, Panginoon, Lord. Turuan mo nga po kami, Panginoon, Lord God, na huwag namin i-forfeit, Panginoon. Oh, hayaan lang na pabayaan ang aming mga blessings, Panginoon, Lord God. Hindi kami papayag, Panginoon Diyos, Lord God, na mga blessings na ito, ibabalik kami sa langit na nandyan lang, na nakasabit lang dyan, Panginoon. Eh, Lord, ibato mo na po sa oras na ito, Panginoon, Lord God, anumang kahilingan namin, Panginoon Diyos. Maging ito may imposible sa buhay namin, pero sa iyo, Panginoon, wala pong imposible, Panginoon, Lord God. At hayaan mo at turuan mo kami, Panginoon, na in every hour, Panginoon, na matuto kaming humingi sa iyo, matuto kaming humiling sa iyo ng bawat anumang pangangailangan namin. Lord, ang lahat ng nangihingi ng promotion, increase, Lord, right now, hinihiling ko, igawad mo po, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon Diyos. Mga humihingi ng blessings, oh God, blessings ng lifetime partner, ibigay mo naman po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lalong-lalo na po yung nangangailangan na immediately, si urgently, si Ate LV, Lord, in the mighty name of Jesus. Ipagkaloob na po, hindi ka Diyos, Panginoon, na bingi, hindi maiksiyang yung kamay, Panginoon. Dahil ikaw, Lord, tuwang-tuwa ka, nag-aantay ka lang sa Panginoon kung kailang kami hihingi. Kaya nga po, Panginoon, patunayan mo yung salita, Panginoon, you are strong and mighty, Lord Jesus. Oh God, ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na hindi nagbabago, Panginoon, Diyos na hindi nagpapahiya, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, pagkalooban mo po kami, Panginoon, lahat ng aming mga hiniling. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Mga tingin po tayo nakatayo. So, tinatawag ng kuya, dito kayo sa harap. Ganyan, dito kayo, dito. Pag-pray po natin sila. Arthur. Dahil hindi dapat masasayang ang araw, no? Kasi ang Panginoon, ang buhay natin, hindi natin alam. Amen? Wala nakakaalam kung hanggang kailan. Kaya nga, kailan tanggapin natin ang ating Panginoon. Amen? Bilang Diyos na ating tagapagligtas. Amen? Amen. So, ipag-pray po natin sila. At sumunod kayo sa prayer. Amen. Thank you, Lord.
Amen. Hallelujah. Sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan, ang sabi sa Bible. So, sumunod kayong apat sa panalangin. Panginoong Diyos, narito po kami. Kami po, Panginoong Diyos, ay makasalanan. Humihingi po kami ng patawad. Linisin mo po kami. Ang aming puso. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Mula ulo hanggang talampakan. Salamat po, Panginoong Diyos. Sapagkat ikaw ay nagpapatawad. Salamat po sa kapatawaran ng aming kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoong Diyos. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw ang aking Diyos. Tagapagligtas. Mula ngayon, manahan ka sa aking puso. Pangunahan mo ako. Sa aking buhay. Ikaw na po. Ang siyang maghayag. Ng iyong kalooban. Ng aking kinabukasan. Ang iyong plano. Ang siyang maganap sa aking buhay. Salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah. Tinatanggap po namin ang iyong mga biyaya sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang manalangin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga kapatid lang ito, Panginoong Diyos, na alam ko, Panginoong Diyos, na ikaw na po ang nanahan, ikaw na po ang nasa kanilang puso. O kaya lakilang Diyos, dahil mo sa Jeremiah 29:11, for I know the plan I have for you, to give you hope, and to prosper you. Kaya lakilang Diyos, ang iyong plano, ang iyong divine plan, ang maganap sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Salamat po, lakilang Diyos. Gamitin mo nga po, Panginoong Diyos, sa iyong banal na ubasan. At lakilang Diyos, sa lahat ng kanilang mga lakad, pangunahan mo nga po sila, lakilang Diyos. At hayaan mo nga po na mahayag ang iyong katakilan at ang iyong pag-ibig sa kanilang buhay. At lakilang Diyos, mula sa araw na ito, Panginoong Diyos, maganap sa kanilang buhay ang lahat ng mga unclaimed blessing para sa kanilang buhay. Pinupuri ka po namin at maraming salamat. Alam namin, libo-libong mga angels ang nagdiriwang diyan sa heaven sapagkat mayroon kang mga anak na lumapit na muli sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos. Sa'yo na po ang papuri at kadakilaan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Hallelujah. God bless, God bless, God bless. God bless. Okay, ang kaisan offering. Atelvis. 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 Atelvis.